Hello guys! Good morning! Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Vic. So yan, mag-aalas 6 pa lang. Maaga pa po tayong gumising kasi ngayon na po yung umpisa gibain yung ano, yung dating pinatayo ni Jing. Maaga pa tayong bumangon kasi ayan, iniisip ko kasi kahapon nag-umpisa na po. Hindi nakapag umpisa kahapon, Lunes, dahil marami pa akong ligpitin. Iisa lang po ako na mag-i-idea. Actually, nandito naman si Papa Bits na katulong. Tapos, siyempre, isa lang tayo na magkaano kung saan ilalagay yung dapat ilipat na gamit dito sa loob. Kaya hanggang gabi po yung ano paglipit namin ni Papa Vince. Tapos hindi pa namin na natapos. Kasi nalilito po ako kung saan ko ilalagay yung ano, yung mga gamit na yan. Wala po akong mga lalagyan. Tapos ipinalipat ko na po dito yung internet kahapon. Nilagay lang muna dito sa may kusina. Ayan, dito lang muna inilagay yung computer. Pinalipat ko po kahapon sa ano dito ni Chandria, yung sawa niya na nag-ano sa PLDT. Yan po, dito ko lang muna inilagay. Tsaka yan, marami pa po tayong dapat iligpit dahil ito ngayong gigibain dito. Bali, gagawa ng kwarto dalawa. Tapos bali, mag-i-extend daw dito. Ito matatanggal po yung grills na ginawa ni Papa Bits. So, ayan. Dito wala na pong gamit. Tapos, dito pa yung liligpitan ko. Yung dating lababo, yan na lang po yung liligpitan. Kukunin yung mga nakalagay. Tapos yung ano, yung kama ni Jing na ilalabas. Ide-destrongkar po yan dahil hindi kayang ilabas dito sa pintuan. Hindi kasya. Dahil dito po yan inasimbol ni Papa Bits sa loob. Yan na lang po yung ilalabas namin itong foam. Tapos yung box ni Papa Bits. Tapos ang laman nito po, nitong cabinet. Wala pa akong maisip na kaya nga maaga tayong gumising, bumangon, nag-umpisang magtrabaho na para po matapos. May mga laman pa po yan. Hindi po na ano kahapon kasi sumasakit na po yung ano, yung balakang ko likod at saka binti. Tapos ayan, para hindi tayo matambakan din ng labahan, meron na po na naman tayong sinalang. Tapos ayan, mga uniform na nga mga bata, nakahanger dyan. Malilipat po din yan. Yan po ang problema ko. Punong-puno na doon sa labas. So, bali, nagkakalat po tayo ngayon. Walang kaayos-ayos kasi nga umpisa na pong mag-renovate. Kasi yun po yung utos ni Jing na dito na lang po ipaayos kay Mama Walin yung dating pinatayo niya. Tapos yan naman po yung bahala dito sa extension. Dito dahil patataasan po niya. Bali yung kwarto ni Jing nandoon sa taas. Pinaumpisan pa lang muna ni Jing dito kay Mama Walin. Para na hindi pa para hindi na po maghihirap na maghanap pa siya ng ano ng lupa. Napapatayuan niya ng bahay. Bali nagpatulong na lang po si Jing paayos ito. Dahil dito naman talaga sila makakatira kasi yung mga bata dito na po nag-umpisa mag-aral. Wala naman po sila dito, mga bata lang naman ang nandito. Kaya ayun, tulong na lang po sila sa paggawa ng ano ng bahay, pagpayos. Bali dito yung kay Mama Walin ipapayos, tapos balak din pataasan
Tapos, bahala na sila. Bahala na sila po sa mga plano-plano nila. Basta ayun. Kaya inumpisahan na po ni Mama Walin habang nandun pa siya ay hindi pa natatapos yung kontrata niya. Tapos, naisipan po niya na maubos man yung ano yung pera niya habang nandun pa. Meron po silang titirahan. Actually, dun sa Tacloban, meron naman po silang bahay. Paayos po din yun para ano na lang, yung gagawin po doon, bakasyonan or paanuhan, paririntahan. Dati may nagrinta naman po ng may mag-OGT sa Robinson. Tapos ngayon, wala nang tumitira. Si ano na lang po yung nagtitingin-tingin doon, si Rosanne, pinaka-caretaker. Dahil tapos na yung mga nagrenta doon, tapos na yung ano nila, OGT. So walang nagrenta ngayon. Yun na lang po yung plano ni Mama Walin. Parintahan, ipayos at parintahan. Kahapon, bising-bisi po tayo dahil binantayan ko po yung mga nilaban ko ng isang araw para matuyo. Tapos iniligpit. Para kung patrabaho na dito, lahat nakaano na. Nagano, anong oras na mag-start? Lasotso? Lasotso. Kailangan anuhin natin yung natitirang oras ngayon na hindi pa nag-alasotso, makapagligpit pa kami. Papasok pa yung ano, yung dalawa. Si Sia naman, walang pasok ngayon sa next week pa kasi yung eskulahan nila Sia, rinirenovate din. Inaayos. San? Ay, pagkadang kayo. Rurubo nito dida. Pagkuhan na lang nadidididid. Ano ito rurubo dida? Ano yung kanya mga? Ano kung bunjin kuhan? Kanya mga motor. Hindi kinaya ng powers ko kahapon. Kagabi nga na maaga po tayong natulog. Kasi sumasakit na po yung ano yung binti ko. Tapos sumingi po ako ng medisina na pang pawala ng sakit. Humingi po tayo kay Papa Bits. Epektibo naman, nawala. Hindi pwedeng umano yung katawan natin. Mag-resign. Kailangan palaging malakas. Ito, mga gamit na tuloy mo. Sika itong mga bedsheet nga itong tuwalia. Mura ito, trust bag. Kapi nga ito'y punjing na may damo niya trust bag. Kapi ito. Ayan, tambak na po. Tambak. Ano ito? Powder. Sinakaw na ito. Pagaling gatas. Natusan ko kasi si Chris din pabili ng powder. Pag dating niya, yung dala bar, sabi ko powder. Ayan. Inutusan ko ulit. Sinakain na, kain na. Ato ditong gatas, Chris din. Huwag atong gatas. Kasi naano po siya na pag inutusan ko merong papel na pinadadala. Sabi ko sa kanya, huwag kang mamihasan na inutusan ko ikaw na merong padalang listahan dahil nakakaano yan. Nakakawala sa isip pag inutusan mo na walang lista, yun, hindi na naano kung ano ang inuutos.
kasi na ano sa namimihasa sa utos na merong lista. Hindi naman po yan karamihan na ililista pa. Isa lang naman powder. Tas bar yung dala. Sinakain na kain na dito. Si Sansan yung nagluluto ng ano nila. Ulam sa baon. Tulog pa si Sia. Naglaba po tayo ng maaga pa dahil yung labahan ko kahapon nadagdagan. Yung mga kurtina kasi na pinananggal doon sa loob, mga labahan. Kaya laba po tayo habang may oras pa. Tapos ganun pa rin yung ano, yung tubig namin, ganun pa rin ang sitwasyon. Doon lang muna kami kumukuha kila si Regan. Kasi hintayin pa namin na umulan ng malakas bago testingan yung motor at saka bomba. Kasi ngayon nga nawalan ng tubig sa ilalim. Itratry namin kung umulan ng malakas, gumana, yun ang problema. E kung hindi, baka anuhin din yan. Sirain yung simento, tapos anuhan ulit. Kuhaan ng buhangin sa ilalim na mas lumalim pa. Pero sabi nila sa Regan, pareho lang naman daw kuno kalalim yung deep well nila saka deep well dito, kasi siya naman po yung nagtrabaho dito. Magkasing lalim daw. Pero yung sa kanila malakas po yung ano, yung tubig, malakas yung agas ng tubig pag pinaandar yung motor. At saka yung bomba nila, puso. Maraming tubig. Yung sa amin, meron na ngang tubig kasi dinugtungan ni Sir Regan ng ano, ng tubo pa ilalim. Kasi ganun na daw yung allowance ng tubo dun sa ilalim. Kaya hindi na umaano yung tubig. Umaakyat. Tapos dinugtungan po niya. Pero ganun pa rin. Yung nakukuhang tubig, meron namang tubig sa puso. Yung nakukuha, hanggang 2 balde lang. Tapos yung lumalabas na tubig, parang nakadown na, maputi na, madilaw, ganun. Parang tsokolate. Hindi pwedeng ipanglabas sa ano, sa mga damit, lalo na kung puti. Ayun, nakalis na po yung 2. Ayun, wala na pong laman dito. Kinuha na ni Sansan. Ang may laman na lang is dyan. Tapos, ito. Umpisahan na po natin, ano, tanggalin yung laman dito. Kailangan na natin ilabas. Malapit na pong magalas otso. Mahirap yung walang masyadong katulong. Andun, hinatid na po yung 2 ni Papa Beats. Nailabas na pala ni Papa Beats yung kama dito. Itong mga kinukuha natin na laman ng cabinet, ilalagay natin doon sa ibabaw ng kama. Kasi ang laman po dito, mga tuwalya, kurtina, at saka bedsheet. At habang naman po tayo, merong sinalaw. Siyempre, hindi po yan mawawala. Yung best friend kong labahan. Na habang naman si Sia po is tulog na tulog. Walang kalam-alam si Sia kung ano po yung nangyayari.
Wala po kasi ako mapaglagyan. Ayan. Mga towel bed sheet. Tapos ayan, di ko pa na ilalabas. Di ko pa na ilalabas lahat. Mga ano po pa yan. Mga kurtina. Kurtina at saka mga punda pa. Tapos yung ano, sutana ni Sansan nung magsakristan pa po siya doon sa Manlorep. Ilalagay ko lang muna sa ano, sa sako yung iba. Yung kayang ilagay sa sako. Kasi madudumihan. Lagay muna natin sa sako. Rambulan to, magrarambulan. Siguro hindi naman po matagal yung pag-ayos dito dahil ano, maliit lang naman yung dito lang po sa baba yung pinapaayos muna. Yung taas, hindi pa pinagigiba. Bali, pinapaanuhan lang po ng abang. Abang para sa pagpataas. Bali, i-flooring po dito sa part na to kasi nagbabounce na po siya. Hindi na pwede po sa karamihan. Maramihan na tao. Kasi parang may spring sa ilalim. Hindi lang po nagtagal yung ano, yung pinayos ni Jing na bahay. Yung iwan ko kung magkano yung gastos niya dito sa pagpatayo. Basta hindi lang po nagtagal. Na ano kaagad. Ano ba sa Tagalog yung nadumog, guys? Na aywan ko basta ganun. Madali lang po siya. Pero siguro nag 2 years ba or 1 year? Dahil nung magpunta po si Papa Beach dito, magpaano si Jing, magpa blessing is October 26. Yun. October 26 ba yun? Basta ganun. Ayan, pinapagawa ko doon si Papa Beach ng mga makahangiran. Sako lang muna. Yung pawis natin is nananagaktak. Pinagagawa ko muna si Papa Beach ng mahangiran. Ano? Please. Paborin, mataburo siya. Mataburo? Di ba nataburo? Hindi ko maaaran. Ito.
So, ayan po guys, sinuumpisan na po nilang gibain dito yung unang pinatayo ni Jing na bahay. Yung pinaka main house. Lumipat si Sia. Magtitinda ka na ano? Magtitinda-tinda ka. Sinisimulan ng gibain. At mukhang uulan pa yata. Yan. Makulimlim po yung ano, kalangitan. Binabaklas na po yung dingding. Tatlo po silang ano, nagtratrabaho. Dubululing. Pwede pagyapon na makuano. Diya sa payag-payag. Yung ano namin sa altar. Yan yung inayos ni Papa Beach na grills. Sinisira ulit. Serio, Blanca.
Baggy ba time? Ay, ari nga sa ito. Yan, magbukas muna tayo. Bali, yung ano namin po dito, matutulugan is yung kusina talaga. So, kusina na lang talaga. Tapos, ipapabit sa bayan ito sa labas. Kasi yung kama na ito naman sa labas. Parang mahina na yung ano agas ng ano tubig namin. Kaya yata yung inipat namin ng tubig. Ginigiba, as in ginigiba. Yan, gibang-gibaan na po yung bahay ni Ching. Parang steeds na. Parang steeds na. Pwede na mag-shoe. La raisang ba yao? Raisang. Tay, raisang tay. Lansang ba lansang? Marami na naman po tayong ligpitin pagkatapos nito. At ayan yung mga halaman. Masisira na naman yung mga halaman natin. At yung ano ni Papa Bits grills na ginawa, ayan. Re-remedyuan na lang po yan kung saan ikakabit. At mabuti naman po hindi umulan. Nagpakita po si Haring Araw. Nakisabay. Nakisabay sa sitwasyon. Bali yung ayusin nila talaga yung baba lang muna, pero yun nga sabi ko gagawan po nila ng abang, yung tawag dito abang pataas para mag second floor. Ayan, tingnan nyo yung ano, yung gamit lang nakahoy sa tinayong bahay ni Jing. Ayan, yan lang po, uno lang po. Uno lang yung ginamit. Mas matibay pa yung pinagawang extension ni Jing na balikusina is konkreto at saka matibay. Maraming simento. Itong bahay ni Jing na pinatayo, ewan ko kontrata daw ito. Kontrata 50k. Ewan, di ko alam, basta ganun lang. Pero yung gamit lang yan. Yan lang pong mga kahoy na yan. Uno. Wala pa akong nakikitang dos. Yung pinaka ano haligi niya, siguro yun po yung dos. Dos por dos. Naging matibay lang po ng magpa-extension si Jing. Tapos parang delikado na po yung ano, yung loob namin dahil yung pinakasala ay parang may spring na. Pag nagpupunta po kami ng CR, yumuyugyug. Parang may spring talaga sa ano, sa silong. Yung bali,
malay mo luyo. Yung bali pinaka-konkreto lang ni Jing sa dating bahay niya yung ano, yung CR. Yan lang po. Yan lang po yung simentado. Yan, madali lang hablutin. Ito lang po yung material sa ano, sa main house ni Jing. Yung uno na kayo at saka itong amakan. Tapos yung plywood. Midya yata yung ano, yung kapal, di midya. Kumapal na lang po ng pinturahan. Yung pinakahaligi lang niya, ayun, yung hindi ito na extension, yung nandun sa loob. Ito. Dos por dos yata lang yan, dos por tres. Yan lang po yung kabuuan dito na pinatayo ni Jing na bahay. Ito lang po yung pinakahaligi niya. Sirigan, dos por tres, dos por dos. Haligi. Kine? Oh. Tres.